niya! Hindi mo kailangan gawin kay Greta yun! Hindi siya magsusumbong! Tama ka ba, Bobo Ramon, ha? Wala kang pinalaman doon! Inahasya ko ng babaeng yun! At ikaw! Niloko mo ako! Niloko mo! Olivia! Matagal na ako ikaw napigod sa'yo! Nangyaring masama kay Greta. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ano ang pangalan mo? Kilala ka na namin, Rosalie Mercado. Dahil no, armoring mo yung awan, no, ang armoring ng tatay ko. Sino ang mga pumatay sa tatay ko? Sigurado ako itong babae na nakita ko kanina. Alam ko kung paano siya mahuhuli. Kailangan panagutan ni Olivia ang pagkamatay ng daddy ko. Greta, tumawag sa si Nico. Pinatutumba ka na ni Olivia. Ramon, totohanin ba ni Olivia yon? Kilala ko si Olivia. Delikado siyang tao. Siguro mas mabuti mong baksyon ka na muna habang hindi ko pa naayos to. Ano? Kasama ng kapatid ni JR yung Olivia na yon? Dave, sigurado ka ba? Minta sigurado ako. Si Ramon yung nakita ko kanina. Ma, bakit? Ano iniisip niyo? Hindi kaya sangkot si Marlene sa pagkamatay ni David? Si Marlene? Bakit naman? Hindi yan magagawa ng apo ko! Sorry po, pero kailangan po namin sundan ang lead na ito. May mga nakakita po kay Ramon na kasama niya itong si Olivia Mondigo. Sinong informat niyo? Hindi namin pwedeng sabihin. Hindi naman po arestado si Ramon. May mga katanungan lang po kami para sa kanya. Kung kilala ni Ramon ang babaeng yon, posibleng kilala rin siya ni Marlene. What if sina Marlene ang nag-utos sa grupo ng babaeng yon na magnakaw sa firing range at patayin si David? Hindi. Mamita, imposible. Bakit naman niya ipapapatay si Daddy? Bakit naman hindi? Isipin mo lang, Dave. Sino ba ang nakinabang sa pagkamatay ng Daddy mo? Di ba sila? Oh, tell me. Miss Monet, ano lang po nangyari? Mga taga-NBI sila eh. Andi dito sila para questionin ka kasi nakita ka raw na kasama mo yung gunrunner, yung Olivia at Mondigo. Sino? Oh, nakita mo na? Sino ang tanong? Dosi! Talagang hindi na kilala yung Olivia yun. Ang kulit nyo! Pwede po sa pisina naman tayo mag-usap. Oje, ano na naman to? Hayaan mo na naman ako makulong? Arestado at hindi ka makukulong. May mga tanong lang sila para sa'yo. Okay lang dahil wala kang tinatago, di ba? Nandito na ba si Ramon? Oo, nasa interrogation room siya.
Eh, dapat kasi, kinikilala niyo muna maigi yung pinag-ibintangan niyo. Sakristan niyo ang ako! Ako, napakabait doon! Ma'am, wala po kami sinasabing masama o kriminal si Ramon. Kaya nga namin siya pinapunta rito dahil maaaring makatulong siya sa paghahanap kay Olivia Mundigo at mahanap din ang pumatay kay David Garcia. Yun din naman ang gusto niyo, di ba? Nakita namin ang picture ni Olivia sa mga waitress ng mga restaurant na malapit doon sa kung saan mo sila nakita. Kaya lang, masyado daw madaming customer nung araw na yun, kaya wala daw silang napansin. Hindi, hindi. Kasi naka-wig siya nun eh. Naka-wig sa kabandana nung natanggal, tsaka ako lang siya nakilala. Bakit mo tinuturo siya, Ramon, ha? Nireport ko lang nakita ko. Kung gusto mong gumati sa akin na lang. Pero huwag mong pagbintangan pumatay na taong kapatid ko dahil kapatid mo rin siya, hayop ka. Wala akong pakialam kung kapatid ko siya. Alam ko ang nakita ko. Kausap niya ang taong pumatay sa daddy ko. Sinungaling ka. Teka lang. JR. Dave. May nakausap kaming isang parking attendant na nakakitang nag-uusap si Ramon at si Olivia Mandico. Tama nga ang mami ko. Inutusan niya si Olivia na patayin si David para makuha niyo ang kayamanan namin. Ganun yun eh. Sira ulo ka pala eh. Bakit naman namin pamamatay si David na mahal namin yun? Anong kailangan ng gamot mo para hindi ka napapraning? Aba, nakuha mo pang magulo. Ha? Dapat kayo ang mga ipulong dahil pinapatay niyo si David. Eh, magsabihan mo babae niya, baka ikaw mo makapagpigil. Hello. Stan. Nag-text si Ramon, kinakausap daw siya ng NDI ngayon. NDI? Bakit? Eh, may nakita daw sa kanya, kausap niya si Olivia sa labas ng isang restaurant. Basta, delikado to, Stan. Hindi na siya madadawit sa pagbibenta ng baril. Baka madamay rin siya dun sa pagpatay kay David Garcia. Ha? Bakit? Akala ko ba sila yung pumatay dun? Oo, pero nandun rin siya nung gabing yun. Si Ramon na nag-suggest na nakawa ng firing range. Ano? Delikado yun. Pag nahipit si Ramon, baka kumanta yun. Nadamay tayo lahat. Wala akong kinalaman dyan. Stan, kasama ka na sa grupo ito. Damay ka na sa ayot sa gusto mo. Ngayon, makikipalita ka kung ano nangyayari doon. Dahil oras na mahuli tayo sa balita at kumanta itong si Ramon, magtago na tayong lahat. Oh, Stan. May problema ba? Ha? Wala, ate. Eh, tumawag lang yung maklase ko. Tinatanong yung mga lessons namin kanina. Okay. Sigurado ka okay ka lang? Oo, ate. Sige. Balik ko muna si Baby Rapper. Hello, Stan. Bakit? May problema ba? Wala. Nabalitaan ko kasi na nag-split daw kayo ni Ate Audrey. Yun ba? Kamusta ka naman? Kayo ng pamilya mo. Naapektuhan ba? Medyo. Pero Stan, di ako pwede magtagal sa phone. Kasi may problema kami ngayon. Pasensya na. Problema? Ano yun? Nasaan ka ba? Nasa NBI office. Kino-question nila si Ramon. Si Ramon? Bakit? Anong nangyari dyan? Medyo magulo pa Stan eh. Wala pa kaming alam. Sige. Mamaya na tayo mag-usap. Ingat. Anong ginagawa mo sa restaurant kanina? Nagawa niya mo na akong bata, sir. Siyempre, kumakain. Ano pa bang gagawin ko doon? May kasama ka? Meron, o. Si Greta yung nililigawan ko. Kasi, tanongin niyo. Magkasama ba kayo ni Ramon kanina? Saan ba kayo nagpunta? Sa restaurant po. Magkasama kami. Ibig mo sabihin, tayong dalawa lamang. Opo. Kung talagang wala kang balak, ipitin si Ramon. Anong ginagawa mo sa labas ng restaurant? Saan sila kumakain?
Kasi parang hirap naman isipin na padaan ka lang doon na walang dahilan. Nausap pa kami ni Greta na doon kami magkikita. Ni Greta? Bakit? Bakit? Bawal? Wala kang pakialam kung anong pag-usapan namin ni Greta. Pero hindi rin dumating si Dave. Kung sumipot sana siya, edi sana nakita niya na kami dalawa lang ni Ramon noon, wala nang iba. Kilala mo ba tong si Olivia Mondigo? Sino? Nakita ko si Ramon, kausap niya si Olivia. Ba't ako mag-iimbento? Imposible si Ramon yun. Hindi siya kriminal at wala siyang kinalaman sa babae yun. Gusto mo lang gumanti sa amin, yun ang gusto mo eh. Alam mo, mapapala ko kung gumanti ako sa Ramon. Ang gusto ko mahuli si Olivia at yung grupo niya pumatay sa daddy ko. At hindi ko magagawa yun kung magtuturo ako para lang makaganti. Hindi lang ako nakakita, JR. May isa pang witness. Nakita mo ba yung Olivia gano'n? Hindi po. Dalawa silang nag-confirm na magkasama kayo ni Olivia Mondigo. Isang parking attendant at yung isa, si Dave, kapatid mo. Paano mo papaliwanag yun? Oo, sir. Magkasama nga kami. Maliit na kanina. Sinasabi mo bang kilala mo si Olivia Mondigo? Hindi. Pero namukhaan ko siya. Nung kumakain kami ni Greta doon sa restaurant, nagpaalam sa akin si Greta para magbanyo. Bigla ko siya nakita eh. Kaya naisipan ko ang habulin. Kasi oh, nakita ko yun sa TV. Siya yung involved sa gun running. Tapos, ang alam ko, isa rin po siya sa mga pinagbibintangan sa pagkakapatay ng tatay ni JR. Kaya naisipan ko ang habulin. Kaya nung ginabol ko, masyado malakas eh. Nung naawakan ko, nakalpas po sa akin. Bakit di mo inaman? Ano po, sir, eh? Sinumpong po ako nung hika ko, eh. Kaya hindi na ako nakatakbo, eh. Nilinaw na ni Ramon ang mga pangyayari. Makakawin siya. Teka, teka. Ano nangyayari? Bakit niyo siya pinapakawalan? Ano nangyayari? Ano ba yan? Teka. Naipaliwanag na niya ang mga nangyayari. Nakita niya si Olivia Mondigo sa restaurant. Sinundan niya at huliin sana para i-surrender sa pulis. Pero nagpumiglas ito at natakasan siya. Hindi. Hindi hinuhuli ni Ramon si Olivia. Parang nga sila nag-aaway. Nag-aaway sila parang mag-shota. Hindi nagsisinungaling siya. Hindi niya siya dapat paniuwi. Pero hindi mo narinig ang pinag-uusapan nila. Hindi ko siya pwedeng i-detain dahil lang sa kutob mo na may relasyon silang dalawa. Wala tayong problema. Guilty siya! Guilty siya, Agent Castro! Siya yung pumatay sa asawa ko! Siya! Okay, thank you. Si Ramon, pinalaya na daw siya ng NBI.
Buti naman. So, mamamasahan si Ramon eh. Mukhang inosente. Kaya kahit sino, mapapaniwala niya sa mga kasinungaling. Hayop na din na yun. Pagbibintang pa ang kasabot ng Olivia yun, ako naman nagmagandang loob, di ba? Eh, anong pakilang ko sa tatay niyan? Talagang galit ng galit sa atin si Dave. Hindi ko akalain magagawa na yun. Pero, sa tingin ko naman talaga, hindi niya kayang gawin yun eh. Mga kapatid niya kayo. Pagtatanggol niyo ba, Nay? Pagtatanggol niyo pa? Hindi naman sa ganun, Ramon. Ang sa akin lang, kilala natin si Dave, di ba? Mabait naman siyang tao eh. Baka mali lang yung pagkakaintindi niya sa pagkakakita niya sa inyong dalawa ni Olivia. Kasi di ba, parang hindi naman niya yata sasadyain na idiin ka. Kasi nga kapatid ka niya. Ano matingin ko? Kailangan mo na ayusin yung problema mo kay Ramon. Mahirap pa may kaaway. Kahit kailan, pwede kayo laglag. So, tingin mo magagawa sa akin ni Ramon yun? Oo, kung maipit siya, at kung malaman niya wala siya babalikan dito, oo. At kung gagawin natin yung inuutos mo, patumbayin si Greta, magagalit talaga yun. Mali ba na lang kung sabay natin sila ito? Mabilis sa si Ramon ngayon. Paano kung makatakas siya? Pwede siyang mag-deal sa NBI. Makakuha siya ng mas mababang sentensya. Sino kapalit? Tayo. Naglag tayo. Kulong tayo lahat. Ay, nagbago na si Dave. Kahit na nangingibabaw sa kanya. Tingin niya sa atin, mga kaaway niya. Kaya tayo nagdidiskitahan, ha? Hoy! Tumigil nga kayong dalawa, ha? Ayoko na nang pinagsasabihan niyo o pinagbibintangan niyo si Dave ng ganyan. Ako na sasaktan. Magkakapatid kayong tatlo. Eh, paano naman ako, Nay? Marlene, ano ka? Bakit ang walk out doon? Eh, laging ganyan naman yung pag-sinave eh! Tama na, tama na. Palamig muna kayo. Ay, nako. Nakakaloka. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling si Ramon eh. Alam kong nakita ko. Nakita ko si Ramon at si Olivia magkasama. Teka, Dave. Wala bang magawa ang NBI? Baka naman pwedeng manmanan nila si Ramon. Sinabi ko na rin yun sa kaibigan ko. Pero wala silang nakikitang ebidensya laban kay Ramon, kaya ibang lead ang sinusundan nila. So ano? Matatakasan na lang ba ni Ramon to? Hindi. Hindi ko siya titigilan, Mami. Oras na lumabas yung totoo na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Daddy. Kalilimutan ko na kapatid ko siya. Mananagot ang dapat managot. Ramon, gusto ko lang malaman. Ikaw ba talaga wala kang kinalaman sa Olivia na yon, ha? Pati kayo, Lola Gets? Pagdududahan niyo rin ako? Ang sense, hindi naman kakampi ko dito! Nagtatanong lang ako. Oy, Hitboy, alka nga rito. Tumingin ka sa mata ko ng diretso. At gusto kong mangyari, manggaling sa bibig mo ang totoo. Ano ang totoo? Hindi ko kilala si Olivia. At wala akong kinalaman sa pagkakapatay sa tatay ni JR. Sa mga bata. Pasensyoso at maalaga, ha? Opo, ma'am. Pwede na po ba siyang magiging teacher's assistant? Sige. Tanggap na siya. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Sige. Audrey, pasok ka na. Magiging teacher's assistant ka na. Sobrang kabado kaya ako paggabi nung nag-i-interrogate yung NBI. Tanong na tanong din si Ninang at si Lola sa akin. Mabuti na lang nagmaang-maang na lang ako kaya wala ako sinabing saliwa doon sa mga kwento mo. Delikado pa rin yung lagay mo ngayon, Greta. Kilala ko yung si Olivia, hindi ka nung titigilan. Anong pinagbubulungan nyo dyan, dalawa?
Eh, ninang nagpapaalam kasi ako kay Ramon dahil yung ka-opisina ko, niyayaya ako mag-Baguio. Alis kami ngayon. Oh, sige, pero mag-iingat ka, ha? Man. Matalabas po na ako. Papasok ka na, anak? Hindi mo na, ma. Susundan ko muna si Ramon. Mamanmanan ko ang bawat kilos niya at hindi ko siya palalampasin. Dave, di ba palagi kong sinasabi sa'yo, mag-iingat ka. Baka sa kagustuhan mong mahuli ang Ramon na yan, ikaw ang mapahamak. Matagal nang patay si Daddy eh. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakahanap ng lead kung sino man ang pumatay sa kanya. Ito lang. Si Olivia at si Ramon lang. Ma, hindi ako papayag na matakasan pa nila ulit tayo, ma. Kailan ko pa mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Daddy? Parating na siguro yung tinawag kong taxi. Abot na rin yung hindi mo ako ihatid. Ikaw ba hindi mo kailangan magtago kay Olivia? Hindi na siguro. Kailangan ko na siyang kausapin tungkol dito. Ikaw, huwag ka munang uuwi dito hanggat di kita tinatawagan na. Basta pagdating mo sa Tarlac, tumawag ka agad. Para hindi ako nag-aalala. Oh, sige. O paano? Mag-ingat ka, ha? Sige na. Ano, pakingatan to, ha? Cleared na ang kapatid mo. Pero sa tingin ko, hindi pa rin naniniwala si Dave. JR, mukhang hindi niya titigilan si Ramon. Hindi ko pwede pigilan si Dave. Away pamilya na yan. Hindi na kami makikialam dyan. Pero JR, payong kaibigan lang. Huwag mo hayaang lumala ang gulo. Pag hindi mo inayos ang gulo ninyo ni Dave, yeah, magkakasakit na kayong dalawa. Anong kubaw tayo, ha? Bus terminal. Manong ba tayo huminto? Anong ginagawa mo dito? Namamasyal lang ako. Bakit masama? Ulol! Ikaw huwag mo nga ako tinatarantado. Alam ko, minamanmanan mo ako. At bakit? Natatakot ka na, no? Alam mo, kung wala ka naman tinatago, wala ka naman sanang problema, di ba? Alam mo, Dave, huwag ka na magpakapagod. Dahil wala ka namang makikita. Hindi. Marami akong nakikita eh. Maraming akong nakikita. At hindi lang yun. Marami na akong natutuklasan sa'yo. Alam mo, magpapasalamat ako sa BMA dahil tinuruan nila akong magbasa ng mga tao katulad mo. At Ramon, basang-basa na kita. Gamay na kita at alam kong may kinalaman ka sa pagkapatay sa tatay ko. Talaga? Talaga. Dapat yata magpatingin ka na. Kasi dahil mo na nakikita eh.
pareho ka na ng nanay mo. May tililin.